guys. Napaka-slow morning sa amin. Kasi yung daddy nila is pumasok sa work. So, kami lang sa bahay. And, wala kami masyadong ganap kasi hindi rin kami. Mainit rin kasi kapag dinala ko yung mga bata sa park. Maglalakad lang kami or magbabike. So, ayun, nag-stay home lang kami today. And, nagluto ako ng fried rice for lunch namin. And, linis. And, bukas, mag-grocery shopping naman at saka mag-playgroup ng mga bata. So, yun lang yung schedule routine namin. Playgroup, shopping. Kahapon pumunta kami ng Barbie Island kasi dumating yung relative ni James na galing New Zealand pero nakastay na siya ngayon sa Perth. And yeah, so kahapon nag-bonding sila, nagkita-kita silang magka-cousin. Yung lunch sa mga bata namin today guys, gumawa ko ng fried rice na may pork. Hinaluan ko ng pork kagabi na yung pork kagabi, nagluto ko ng ano kagabi, adobong pork Bisaya style. So, may natira and then ito yung hinalo ko sa fried rice. So, ito yung maging lunch namin. So guys, tulog yung mga bata. So, habang tulog sila, natulog ata sa ng 2 o'clock ata, 2 p.m. So, habang tulog sila, mag-exercise routine tayo guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung exercise routine ko pag natulog yung mga anak ko. So, 15 each reps lang. Ginagawa ko is 2 reps lang. So, next natin is, so, after nun guys, ang kailangan nyo lang sa exercise na yun is yung wall lang para may assistant lang kayo. And then, next natin is yung ano, squats. Yan siya guys, is bounce, bounce, and then squeeze when you go up. And then next guys is sumo squat. So yung feet mo nakaganyan. Yung last step ko guys is katulad sa ginawa ko sa wall kanina pero naka-bend sa floor. So parang frog style. So, kailangan yun ng mat dito guys kasi masakit sa knees. So guys, ang bilis ang tagbo ng puso ko, promise. So, kailangan nyo, lahat ng ginagawa ko is 15 each reps. So, twice ko lang siyang ginagawa, bawat ano, and then 15 each. And then, yun lang guys, yun lang yung ginagawa kong exercise para sa legs at sa butt ko. Para hindi siya ano guys, para mag-grow siya ng konti. So guys, you can do it every morning and at night bago ka matulog. Mas effective siya lalo. And within 2 weeks, 2 weeks lang ha, within 2 weeks or 1 week talagang sasakit na yung likod, yung legs mo and then yung bum mo and may improvement talaga siya within 2 weeks. So how much more if you do it every day? Pwede ka naman mag-day off ng Sunday.
Pero you can do it Monday to Saturday, guys. And yun lang, napaka-easy na gawin. Hindi siya time-consuming. Only 10 minutes sa oras mo in 24 hours. So that's 20 minutes lang, guys. And kayang-kaya nyo gawin to. So guys, maghahapon na naman. So tara, gawa tayo ng pang-dinner. Kasi 4 o'clock na dito. And then, magpa-5 na pala. Magpa-4:30 na ata. So tara guys, samahan niyo akong gumawa tayo ng dinner for tonight. So ito yung magiging dinner natin tonight. Chicken thighs. I-marinate ko lang siya ng garlic, paprika, thyme leaves, at saka olive oil. And then air fryer natin mamaya. Ayan guys, marinate na natin to. Massage. Ayan, tara guys. Makipaglaro na ako sa mga anak ko bago magluto ng hapunan. Para hindi sila maboring. Ito na yung chicken natin kanina na marinate tapos naka-air fry na siya. So, siguro mga 10 more minutes pa and then maluto na siya. And then may sobra kaming chow mein kagabi na niluto ko kagabi. And vegetable side nila, side dish. So, ito yung dinner namin tonight guys and then roast potato. Hapunan guys, ngayon naman is maglinis ako ng fridge and gagawa ng list para grocery bukas namin. So, ito yung fridge namin kung kailangan linisin para bukas. Kailangan ko itapon yung mga ano, yung mga tinapay. Tapos ito, hindi na naman niya nakain. Bumili na naman siya nito, hindi nakain. Kasi wala siyang honey. So, ito is used by November 23. Anong picture na ngayon? So, tapos ko na nanitin yung fridge, guys. Ayan. Iniwan ko yung pikelets kasi gusto pa rin yung kainin. So, naglagay ako ng lemon dito para pang odor sa fridge. Kasi, para ano, mabango siya. Kaya nag-iiwan ako ng lemon. Lalo na pag may meat, guys, naglagay ako ng lemon. So, ayan na, guys. Yan na yung malinis niya. Ayan, ready na para bukas. And napansin ko ang dami naming banana. Hindi to siya sira sa loob ha, ano lang. Yung balat lang niya nagkaganito dahil sa sobrang lamig sa fridge ata. Pero hindi siya sira, hindi siya lata. So ngayon, gagawin ko siyang banana cupcake para hindi masayang. So, ito na yung banana cake natin, banana cupcakes na. So, ilagay ko lang siya ng oven ng 180 to 45 to 50 minutes. And habang nagluluto siya is mag-shower muna ako, guys. Kasi, gabi na. So, ayan. So, ito na yung banana cupcake natin, guys. It's okay. Just... And Jason's mom, look! Oh, okay. Get your pajamas now. We're going to sleep now. Get your milk. So, ito na yung banana cupcakes natin, guys. Munti ka na masunog. Pero, masarap din yan siya. Crunchy din yan. Pag ganyan, siguro. Oh, yams. Ito na yung, ano nila, pang snack ng mga bata. Pang baon pag pumapunta sila ng park. Pag pumapunta ng playgroup. So, ayan. Pang baon na rin nila yan. Kasi sayang yung banana kanina kung itatapon ko lang. At saka hindi naman siya ganun ka, hindi naman siya sobrang ano yun, yung parang overripe na or rotten. Hindi naman, yung skin lang niya, yung nagkaganon yung kulay dahil sa lamig ng fridge. So don't forget to subscribe, comment, like, and share our videos. And hope to see you soon.
Thank you for watching. Bye.